Noong nakaraang linggo, naging balita ang suggestion daw na tatanggalan na ng United States ng ayuda ang PNP. Totoo kaya ito? 100% walang duda, totoo ito. Ako si Jairo Boliedo, tara, pag-usapan natin ang kompletong detalye. Noong isang linggo, nagpasa ng isang panukala si US lawmaker at Pennsylvania Representative Susan Wild na suspendihin muna ang ayuda ng United States sa PNP. Ang dahilan? Human rights concern. Ang sabi ni Wild, dapat daw ay wala munang dolyar na ibibigay sa PNP hanggat hindi natutugunan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga human rights abuses. Nagbigay naman ng apat na kondisyon si Wild para daw hindi maputol ang ayuda sa PNP. Kabilang dyan na dapat daw imbestigahan ang mga pulis na sangkot daw sa human rights abuses. Kasama rin na dapat daw mapangalagaan ng PNP ang kapakanan ng mga journalists, mga aktivista at iba pang mga organisasyon. Bakit naman sinama ang mga yan? Sa 6 na taon kasi na gumulo ang drug war ni Duterte sa pangungunan ng Philippine National Police, maraming pang-aabuso ang naitala. Kabilang dyan ang isang pag-aaral ng Ateneo de Manila University na nagsasabing ang kapangyarihang ibinigay daw sa mga pulis sa konteksto ng drug war ay ipinakita ang kahinaan ng PNP. Department of Justice na rin na nagsabi na ilan sa mga kaso ng pang-aabuso ay sinarili lang ng PNP. Ang ilan naman ay nagpataw lang sila ng magaan na parusa laban sa mga pulis. Eh, ano naman ang mawawala sa atin kung hindi susundin yan ng PNP? Actually, malaki para sa part ng PNP. Una, ang Pilipinas ang pinakamalaking recipient ng security assistance mula sa United States sa buong Indo-Pacific region. Mula 2015 hanggang 2021, tinatayang nasa 48.6 bilyong piso na o humigit kumulang 1 bilyong dolyar na ang na-donate ng United States sa ating bansa. Napautang na rin tayo ng United States na humigit kumulang $267 million mula 2016 hanggang 2019 na siyang ginagamit natin sa pagbili ng kagamitan ng ating militar. Kaya nga kung mapuputol ang ayuda ng United States sa ating Philippine National Police, malaking dagok ito para sa ating pambansang pulisya.